Baha ngayon sa ilang lugar sa Pangasinan dahil sa malakas na pag-ulan. Umapaw rin ang isang ilog sa bayan ng Calasau kaya ang isang barangay doon, Abot Bewang, ang baha. Halos 300 residente po ang naapektuhan. Pero sa kabila nito, kanya-kanyang diskarte sila para magawa pa rin ang araw-araw na gawain. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Dahil sa taas ng tubig baha sa ibabaw ng pader, dumadaan si Steven para magkapasok sa eskwelahan sa Calasau, Pangasinan. Hirap po pumasok. Kahapon, nagsimulang bumaha sa lugar nang umapaw ang Marusay River dahil sa malakas na pag-ulan. Sa barangay Talibao, Gabewang pa rin ang baha ngayon. Halos 300 pamilya ang apektado ng baha. Pag malalim yun, natatakot po kami. Baka ano, ayanod kami ng agos. Dahil laging binabaha ang kanilang barangay, gumawa ng hagdan ang mga residente, pakyat sa kanilang bahay mula sa kalsada. Mahirap pagba kasi pag magigib ka, kung yung gripo wala ng tubig, ay naabot na ng baha, pumupunta kami dun sa malayo. Perwisyo rin ang baha sa mga motorista. Ang ibang residente, nagbabangka na lang. Tinatawag pong catch basin po talaga itong barangay Talibao. Kaya pagdating po ng ganitong mga problema, Talibao na talaga ang pinaka problema. Ating ididredge tapos lalagyan ng boulder bank protection yung tabi ng ilog. Baha rin sa barangay Gigulonen sa mga Aldan, Pangasinan. Apektado pati mga palayan doon. Nung last na mahabang malalim ang baha, madam, after two hours, wala nang baha. Bakit ngayon lang? Nagagawa kami ng drainage mula dito sa Gigilon papuntang Mercadero Bridge. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.